kayo na po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong Linggo ng Pandaigdigang o Linggo ng Misyon, tayong lahat ay tinatawag ng Panginoon na isabuhay natin ang pagtitiwala natin sa Diyos na makatarungan, na siyang nakaaalam ng katapatan natin sa ating Kristiyanong misyon, ang magpalaganap ng mabuting balita at magbigay ng pag-asa sa kapwa. Upang maging karapat-dapat tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng manghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit,
Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari, upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod, ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon, ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makilala nila na ako ang Panginoon, ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy, papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na Panginooy dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa.
Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sinumang Diyos. Siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang Panginooy purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Kung ang Panginoon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nagniningning ang lahat sa daigdigan. Ang poon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay-pantay sa paningin. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin mga kapatid na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay pinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan nila kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian
sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi? Ngunit, batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng isang denaryo. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. No? Ngayon po ay 29th na linggo sa karaniwang panahon. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, World Mission Sunday ngayon. Pandaigdigang linggo ng misyon. Kaya sa misang ito, ipinagdarasal po natin ang lahat ng mga misyonero, lalo na ang mga Pilipino, sa iba't ibang panig ng bansa at mundo. Dati ang Pilipinas, tinatawag na mission area. Ano ibig sabihin nun? Pumupunta rito ang mga misyonero. Kaya marami tayong mga foreigner na missionaries din. Pinupuntahan ang Pilipinas, pero paglipas ng panahon, lalo na ngayon, hindi lang tayo mission area. Tayo ay mission sending na. Tayong mga Pilipino na ang nagpupunta sa iba't ibang panig ng mundo para magmisyon. At ngayon po ay October 22. May isang mahalaga at kilalang-kilalang santo rin na may kinalaman sa pagmimisyon ang ipinagdiriwang natin ang kapistahan ngayon. Kilala ito lalo na ng mga batang 90s. Nasaan po dito yung mga batang 90s? Palakpas nga ng kamay yung mga isinilang buhay na ng 90s. Ba't parang walang buhay nung 90s, no? Ah, itong santong ito, kilala natin ng 90s, lalo na nung 1995. Bago magsimula ang misa, inawit ang tema, ang theme song ng kanyang pagdalaw dito sa Pilipinas, World Youth Day 1995. Sino ang mga nakadalo ng World Youth Day 1995? Taas ang kamay. Mga World Youth Day, ayan. So alam ninyo ang nangyari noon. Pinakita kanina sa video bago magmisa. Siya ang nagtatag ng World Youth Day. Siya ay kinalala bilang isa sa pinakamatagal at pinakamaraming nadalaw na bansa nung siya ay Santo Papa. 27 years naging Santo Papa. Yan ay walang iba kundi si Saint Pope John Paul II. Ngayon ang kanyang kapistahan. Tinatawag ang kanyang posisyon noon bilang pinakamataas, pinakamakapangyarihang posisyon nung siya ay Santo Papa. Pero alam ninyo mga kapatid, kahit na tinatawag na pinakamataas, pinakamakapangyarihan, sa pamamagitan ng kanyang matapat, mapagpakumbabang paglilingkod sa maliliit, sa mga bata, sa mahihirap, at kahit na sa mga kapatid natin sa ibang pananampalataya. Dahil sa kanyang mabuting pamumuno at paglilingkod sa simbahan,
mas kinilala siya ng mundo bilang tapat at mabuting kinatawan ni Kristo. Kaya nga hindi lang about leadership, servant leadership ang kanyang ipinakita. Abay, tamang-tama po yan. Napapanahon sa mga araw na ito, habang sabay-sabay nag-iikot sa kalsada ang mga kapitbahay natin para mangampanya, para manghingi ng ating tiwala. Makinig kayo, hindi lang boto natin ang hinihingi nila, tiwala natin ang hinihingi nila. Kaya dapat nating pagdasalan, pag-isipang mabuti. Dahil ang ibibigay natin sa kanila, hindi lang boto, tiwala mo. Bahagi ng pagkatao mo ang ibibigay mo sa kanya. At yung halimbawa ni St. John Paul II, yun ang ating ipagdasal. Katulad yan ng pagpili ng Panginoon kay Ciro sa ating unang pagbasa ngayon. Ano ang sabi ng Panginoon? Pinili ka, tinawag ka upang maglingkod sa bayang Israel, upang ipakita ang kabutihan, ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtulong mo sa kanila. Kaya mga kapatid, alam ho ninyo, lahat ng ginagawa nating mabuti, maganda, lahat ng paglilingkod, yung pagtulong mo sa nangangailangan, iyan ay magiging mukha ng Diyos sa iyong kapwa. Sabi nga nung isang awitin, let them see Christ in you. Ito yung laging sinisigaw ni Pope John Paul II. Actually, kahit ni Pope Francis ngayon, do not be afraid. Huwag kang matakot na makita ng kapwa mo ang Diyos sa ugali mo, sa ginagawa mo. Tandaan natin mga kapatid, hindi man tayo magkakapareho ng tinataglay na katalinuhan, kayamanan, kasikatan. Lahat tayo may pananagutan sa buhay ng isa't isa. Hindi lang tayo bininyagan para maging miyembro ng simbahan ni Kristo, kundi para maging katulad ni Kristo. We were not baptized just to become a member of the church, but to become the face of Jesus in the church. At ito ang magandang paalala sa atin. Kapag gumagawa ka ng maganda, kapag napupuri, kapag nababati ka na, huwag mo kalilimutan. Kumalma ka. To God be the glory, hindi sa iyo ang papuri. Dahil sa Diyos at para sa Diyos lang ang lahat ng ginagawa nating mabuti at maganda. Ito po yung mahalagang paalala ni Mateo sa Ebanghelyo natin ngayon. Yung kwento tungkol kay Jesus at sa mga Pariseyong inaabangan lagi. Oh, diba? Very relate na relate tayo. Yung mga Pariseyo, inaabangan lagi si Kristo. Hindi dahil tuwang-tuwa sila, kundi dahil gusto nilang hulihin, sirain ang kredibilidad ni Kristo. May kilala ka bang ganon? O isa kang ganon? Dalawa lang yan. Ikaw ba ay isang taong nag-aabang ng pagkakamali, ng kahihiyan ng iyong kapwa? O ikaw yung laging ipinapahiya at ginagawang mali? Pero huwag nating kalilimutan, walang masamang balak, walang masamang gawain ang hindi nalalaman at hindi kayang tapusin
ng katarungan ng Diyos. Makatarungan ng Diyos. Justice is the other name of love. Ito rin ang pamana at utos ng Diyos. Ibigay natin ang dapat at nararapat sa isa't isa. Huwag mo laging dinadaan sa pambubola, sa material na bagay, sa pera, sa luho, ang binibigay mo sa iba. Bigyan mo rin sila ng magandang pagtrato. Bigyan mo rin sila ng maayos na pakikitungo. Bigyan mo rin sila ng tamang ugali. Yan ang nararapat. Hindi laging money matters. Manner matters. At tulad ng sobrang pasasalamat, tulad ng papuri nila San Pablo sa ating ikalawang pagbasa sa mga taga-Tesalonica, bakit pinuri nila Pablo? Bakit pinasalamatan nila Pablo? Sapagkat nabalitaan nila na mabuti ang pagtrato nila sa isa't isa. Na tama ang pagtingin nila sa isa't isa. Kaya sila ay napuri. Sigurado ako, ganun din ng Diyos sa iyo. Kapag sinasamahan mo ng mabuting asal ang iyong pagdarasal, kapag sinasabayan mo ng mabuting gawa ang iyong pananampalataya, at pag may halong magandang ugali ang iyong papuri sa Kanya, hindi madamot, hindi magbabago ang katarungan ng Diyos kung paanong may katapat na kaparusahan ang ginagawa nating kasamaan. Laging may nakahandang gantimpala sa ginagawa mong tama. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa tulong ng halimbawa, panalangin ni St. John Paul II, katulad niya, huwag mong ikahiya, huwag mong ipagdamot ang anumang tulong, ang anumang mabuting pwede mong ibigay at ipakita sa iba. Huwag kang mag-alala, hindi man ngayon, hindi man dito, walang masasayang sa ginagawa mong kabutihan. Makatarungan ng Diyos sa Kanyang paraan at panahon, ibibigay niya ang sapat at dapat na gantimpala para sa iyo. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang ating mga panalangin sa Ama naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Sa bawat kahilingan ang ating pong itutugon, Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa Kanya, buhay at nagaganap ay magbunsod na
na matulad siya sa ubwasan sa talinhaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat ng naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay makatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at lahat ng nakikibahagi sa pagtitipong sinodal upang ang mga panukala ay bumukal sa pagkikinig sa Espiritu Santo nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod na sila ay makibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at makihikayat sa saksi sa mundo ng kasariwaan ng mabuting balita ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo upang ang kaloob na karunungan at pagpapahayag ng Diyos ay matambal sa kanilang ibinahagi sa gawaing pagtitipong sinodal ng ambiyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo sa kasalukuyan ng marami sa kasinggulang nila ang umigting ang pag-asang umuusbong sa pakikipagtagpo kay Kristo, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating natitipon ngayon, nakibabahagi sa sambayan ng Kristiyano sa iba pang panig ng mundo upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahaginan ng katawan at dugo ni Jesus ang magbukas ng ating panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Tahimik nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Patuloy nating ipanalangin ang agarang pagtatapos ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ipanalangin natin ang mga kapatid nating inosenteng biktima ng iba't ibang karahasan at digmaan, lalo na ang mga bata, ang mga kababaihan at matatanda. Ipanalangin natin ang mga kapatid nating nagtatrabaho, nagmimisyon sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya at pananampalataya. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo po ng kaganapan ng aming mga hinihiling at nilalayon. Ikaw na nakababatid ng lahat ng makabubuti sa amin, gawin mo po kaming simbahang magkakaakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Itong ala at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan.
nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Saint John Paul II, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo po sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo. Ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa puso kong umiibig, walang nananalig, kundi iyong pananalig. Sintang iniibig, hindi ka man masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyang pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Bawat tao'y nalulumbay at di mapalagay hanggat hindi nahihimlay sa puso mong dalisay, hindi ka man masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyan.
pag-ibig ko sa'yo. At katapatan mananatili kailan pa man. Hindi ka man masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyang pag-ibig ko sa'yo. At katapatan mananatili kailan pa man. Announcement. Ngayon po ay linggo ng Pandaigdigang Misyon o World Mission Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon tayo ng second collection para sa layunin ng Simbahang Katolika sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa iba't ibang bahagi ng bansa at ng mundo. Tumulong po tayo. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. Sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan sa ating parish-wide formation sa darating na October 24, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang tema ay ARCAM, Translation Roadmap, isang panawagan para sa pagpapanibago tungo sa simbahang nakikinig. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jason H. Laguerta, Parish Priest, St. Mary Goretti Parish, Pius XII Catholic Center,
UN Avenue, Paco, Manila. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinaikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat pa rin sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Kahit hindi kayo nakakasama sa paghahatid at paggawa ng tulong sa ating mga kapwang higit na nangangailangan, bahagi kayo ng mga gawain na ito. At muli, ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makatarungang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.